Hello mga ka-DIY, Mundo Ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, mag-review tayo sa ating Motaro Shack kasi maraming nagtatanong na gusto nilang gawa ng review yung ating Motaro Shack after 1 year natin ginagamit. So disclaimer lang guys, hindi po talaga ako eksperto or mekaniko talaga. So nag-DIY lang tayo. At the same time, dito ngayon magbibigay tayo ng ating sariling obserbasyon sa Motaro Shack. So, unang sa lahat, dalawa lang pong shock na gamit ko. Yung stock at saka ito. So, yung ibang brand, wala tayong idea nun kasi hindi pa tayo nakakagamit. Ito lang yung ano natin. Makumpara natin yung stock at saka ito. So, sa speaking of pagkukumpara, nung unang bili ko nito guys, at saka kung ikukumpara ko yung bagong bili ko yung motor ko, mas maganda po talaga ang laro ng Motaro Shack. Talagang sobrang ganda yung tipong tatakbo ka ng mga luba. Halimbawa, yun sa parang maraming solid lines na parang tawag ko dun is wake up lane. Yung parang tatatagtag ka na para ka magigising. Yung parang makapal na pintura na marami. Ayun, nung bagong-bago pa yung Motaro Shack guys, pag dinaan ko dun, halos wala akong mararamdaman. Tapos, dun sa stock, medyo hindi siya ganun kaganda yung laro niya, pero okay rin naman yung stock natin. So, ang problema lang sa Motaro siya, after 3 months, ayun, bumababa na yung laro niya. So, hindi na siya ganun kaganda, kagaya nung una nating bili. So, 3 months guys, dun ko napansin na medyo nag-iba na siya. Kasi unang-una, para din akong sa sobrang tuwa ko, palagi ko siyang dinadaan sa lubak, parang sinasadya ko para mararamdaman ko yung yung laro niyan. Yun din yung sigurong mali ko kasi parang nilalaro ko siya dun sa mga lubak-lubak. So, nakita ko dun sa isang seller, sabi niya, may maganda rin naman yung punto niya. Kung gusto mo talagang yung driving habit mo, tipong hatid sundo lang, yung chill ka lang nagda-drive, wag na tayong bumili ng mga ganito. Kasi yung mga ganito, hindi po talaga nagtatagal. Kung hindi mo habol yung looks, tsaka yung performance niya, kung maglo-long ride ka, tapos mabagal ka naman magtakbo, doon ka sa stock. So dito lang kasi sa mga ganitong shop, kasi maangas na siya, kasi maganda na tingnan. At the same time, sobrang ganda po talaga ng laro niya kapag bago pa siya. Yun lang, hindi siya ganun katagal bago masira. So 3 months na bumababa na yung performance niya, hanggang 6 months bumababa na rin yung performance niya. Tapos lately, bumaba talaga as in bumaba yung quit ko guys kasi para siyang yung shock niya, ay yung spring niya mismo medyo lumaylay. So wala namang naging problema, in-adjust lang siya natin dito. Tataka ako, parang flat yung gulong ko. Yun pala, bumaba na yung spring natin, parang humina na. So, ginawa ko, inikot ko to ng 2 beses. Ito yung iaalin wrench guys bago natin ikotin para siya, kakaroon siya ng gap dito. Itong 2 to. Para mapipress yung, yung spring para umangat uli. So, nung ginawa ko, in-adjust ko ng 2 ikot. Ayun, medyo okay naman siya uli. Tapos, ngayon, nararamdaman ko na naman na parang kulang na naman. So, kailangan natin siyang i-adjust. So, ganun ang Motaro Shack performance niya. Pero 1 year na rin itong Motaro Shack natin, guys. Sa visual niya, sa mga physical niya, walang nagiging problema. Walang nabungi, walang sign na sira. Yun lang, yung performance niya, hindi na siya ganun kaganda. So, tapos ngayon guys, medyo masakit na po talaga din siya sa likod ko. Kasi ako may lower back pain ako guys. Kaya ramdam ko yung palaging matagtag na mga spring, mga shock. So, nung bago yung Motaro guys, ang sarap po talaga i-drive. Pumunta kami ng Bataan sa yung malaking cross doon. Walang pagod yung kamay mo. Yung likod ko hindi masakit. Sobrang ganda po talaga niya. Dahil sa maganda yung laro ng rebound niya. So, doon naman sa stock guys, hindi siya ganun kagandahan kagaya nung una natin itong bili. Pero, ang advantage naman sa kanya, sobrang tagal din niya. Umabot din siya ng, sa akin, 3 taon bago siya nagluko. So,
after kasi ng ato natin guys, after kasi ng stock natin, ito na yung Mutaro na ginamit natin. So 3 years 'yon, nagluko na siya. Ang problema noon, parang spring na lang siya, wala na siyang rebound, guys. Kaya pag malubak ka, ang tagal ng balik, gumaganon talaga siya, umaalon. Ang tagal, kahit matagal siya bumalik sa ano niya, sa steady niya, steady position niya. Pero ito ngayon, matigas siya, pero hindi pa siya ganun ka tagal bumalik sa steady position niya. Kaya ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero nag-iisip na rin ako na palitan siya kasi nga sumasakit ang likod ko. Pero kung may angkas naman ako guys, maganda rin siya, maganda pa rin naman siya. 'Yon ang iniisip ko kasi kung papalitan ko sayang din. Pwede pa naman siya. So siguro hindi na lang ako maglo-long ride kasi kung maglo-long ride ako nang kagaya ng sa Bataan, 5 hours yung biyahe noon, baka masakit na rin yung sa likod ko. So ayun, wala pa naman siyang sobrang ganda pa naman ng ano niya guys. Sobrang ganda pa ng mukha niya, wala siyang pagbabago talaga. Pero yun lang, siguro i-adjust ko pa siya uli, ibababa ko siya. So malaki pa yung spring niya guys, oh, yung adjuster niya. Hanggang dito pa yung may tread. Ibig sabihin, pwede mo pa siyang i-adjust hanggang dito sa dito sa parting to. So 1 inch pa yung ano, pwede natin i-adjust mahigit. O isang 1 inch nga. Ito kasi maliit pa lang guys, oh. Parang naka-apat na ikot pa lang ako guys, nahigpit. Pero okay pa rin naman siya. Yun lang, masakit na talaga siya sa likod. Hindi na siya magandang maglaro. Pero mayroon pa rin yung rebound na tinatawag guys. Naramdam ko pa rin maski pa paano yung rebound na tinatawag. Hindi pa siya purong spring. Yung sinasabi kong purong spring kayo, talagang pag maluba kayo, yun nga, ulitin ko, gumaganon lang talaga siya. Ang tagal bumalik sa steady position. Ganyan. Steady position. Tapos pag maluba ka, gaganon ang tagal. Pag bagong siya kasi, pag maluba ka, balik sa steady position yan kasi. Yan ang kagandahan pag bago. Pag lubak, bagsak, balik, steady position na kaagad. Pag sira na yung spring mo, yan ang mararamdaman mo na pag malubak ka, gumaganon ang tagal bumabalik hanggang saka siya babalik sa steady position. Yan parang pag nagbabasihan ko na sira na yung shock. Kasi dun sa stock natin, talagang ganun ang na-experience natin. Lalo na pag mabilis ang takbo guys, naku po, ang hirap i-control ng motor natin pag pangit yung shock natin. Kaya pag bago yung shock, sobrang sarap gamitin, hindi masakit sa kamay, hindi kahirap hindi mahirap siya iano guys. Hindi siya mahirap i-maneuver kaliwat kanan kahit ibabanking mo, siguro maganda pa rin siya. So, ang presyo pala nito guys is bilhin natin no sa 1.5, naalala ko 1.5. Meron naman yan diyan sa ating lumang video. So, isang taon na yun mahigit. Mutaro shock solid pa rin para sa akin. Okay pa rin siya. Pero hindi ko sinasabi na yung ibang brand hindi okay kasi hindi ko pa nagamit. Pero para sa akin goods na to 1.5. Nagtagal siya ng isang taon na medyo okay pa rin naman. Para sa akin, okay na to. Pero dahil sa na-experience ko dito sa sobrang ganda nito guys, naghahanap na rin ako ng ganung feeling na gaganda siya uli. Kaya nag-isipan ko na bibili tayo ng bago. So di natin alam kung kailan, basta kung magkapera, bibili tayo. Siguro subukan natin yung Racing Boy. Yan ang gusto kong subukan guys. Racing Boy na shock para maikumpara natin dito. Yun nga lang, wala pa tayong budget ngayon kasi gipit. Magpaparehistro pa tayo ngayong buwan na to. Ayan guys. Please subscribe to my channel, Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.